Isang masaganang araw sa ating lahat, mga kapasta. Hayaan ninyo magbahagi ako ng aking karanasan tungkol sa mga paborito ninyong aswang. Yon ay ikumpapayagan ng ating mahal na narrator na mai-upload ang aking kwento. Ako nga pala si Daday, proud mom of three at isang simpleng housewife. Ang karanasan kong ito ay naganap noong nagbubuntis ako sa panganay ko. Galing ako noon sa Maynila at umuwi sa amin sa Nueva Ecija dahil naghiwalay kami ng live-in partner ko na siya ring ama ng panganay ko. Nagsama lang naman kami kasi dahil nga sa pagbubuntis ko. At sa simula pa lang ay halata ko nang wala siyang balak na panagutan ng bata. Ako lang itong gaga na umaasa at naniniwala na darating din yung time na mamahalin niya kami ng anak niya. Pero hindi nga dumating ang pagkakataon na yun. Nalaman ko na lang na may babae siya sa trabaho. Ang laki-laki na ng tiyan ko noon at iyak pa ako ng iyak. Kaya minabuti kong mag-resign sa trabaho at umuwi sa amin. Ni hindi man lang siya tumawag o nag-text para hanapin ako. Wala siyang pakialam sa amin ang pinagbubuntis ko. Kaya lalo lang sumama ang loob ko. Hindi ako lumalabas ng bahay noon dahil nahihiya ako sa mga kapitbahay at sobrang lungkot ko nga. Alalang-alala sa akin ang mga magulang ko, lalo na noong nakaranas na ako ng pang-aaswang. Hindi ako nakakatulog ng maayos dahil sa kaiisip sa nangyari sa buhay ko. Kaya madalas ay napupuyat ako. At sa mga gabi na hindi ako dalawin ng antok, ay may mga naririnig at nararamdaman ako na nakakapangilabot. Ang unang gabi ay simpleng mga huni ng ibon ang naririnig ko. Parang tunog ng butiki na tumataltak. Pero pa isa-isang syllables lang. Hindi ko pinansin, pero naramdaman ko rin na tumitigas ang tiyan ko sa bandang kanan. Sumisiksik doon ang anak ko. Basta kapag naririnig ko ang mahihinang huni, ay titigas din ang tiyan ko. Minsan naman ay may naaamoy akong amoy na nabubulok na dugo. Bukod sa pagtigas ng tiyan ay sumasakit rin ito. Pero yung tipong nanlalamig ang sikmura ko at para akong madudumi. Napakabaho nga kasi. Kasabay naman nun ay may mahihinang ungol ng baboy naman akong naririnig. Hindi ko alam kung sino may alagang baboy sa mga kapitbahay namin. At iniisip ko na baka normal lang yun. Pero kinaumagahan ang ikwento ko yun sa mga magulang ko. Ang sabi nila, bawal mag-alaga ng baboy sa residential area. Kaya wala kaming kapitbahay na nag-aalaga noon. Aswang daw ang naririnig ko. Kaya naglagay agad si mama ng pinaghalo-halong asin, dinikdik na bawang at abo ng kala na maliit na baso na pang chaser at inilagay yun sa lahat ng bintana ng kwarto ko. Ang worst na masasabi kong nagparamdam ang aswang ay nang isang gabi habang nagpapaantok ako ay may nakita akong anino na hugis tao na dumaan sa bintana. Natamimi ako ng ilang segundo bago ko na-realize na nasa pangalawang palapag ako ng kwarto at imposible na may makita akong tao sa labas ng bintana. Babango na sana ako nang may marinig akong mahihinang katok sa kabilang bintana. Parang kuko na tinaptap ang salamin. Nagsimula na namang sumakit ang tiyan ko at namilipit ako sa higaan. Napasigaw ako at tinawag si mama at agad namang pumasok sa kwarto ko. Bago makapasok sa kwarto si na mama ay kumalus ko sa mga dahon ng mangga sa labas at may narinig pa akong parang nagpagpag ng kumot. Pagpasok ni na papa ay napatingala siya dahil narinig niya rin yung parang pagpagpag ng kumot. Tinawag niya si mama at lumabas na si papa. Nilapitan ako ni mama at minasayang tiyan ko. Pagbalik ni papa ay may dala siyang itak na iwinasiwa sa hangin. Sabi siya ng sabi na lumayas ka rito. Ilang beses pa akong nakaranas ng pagbisita ng aswang bago yun huminto nung nasa 7 buwan na ang pagbubuntis ko. Sa totoo lang ay medyo nakatulong pa nga ang pangyayaring yun.
dahil kahit papano'y nakalimutan ko ang lungkot at hinanakit. Napangibabawang kasi yun ang takot at pag-aalala para sa kaligtasan namin ng anak ko. Malaki ang ambag ng aswang na yun para makamove on ako sa tatay ng panganay ko. Minsan nga naisip ko na baka intensyon niya lang talaga na takutin ako para makalimutan ko ang problema ko. 2 taon pagkapanganak ko ay nakilala ko naman ang tatay ng pangalawa at ng bunso kong anak na tumayo na ring tatay ng panganay ko. 5 taon na kaming kasal ngayon at wala na akong mahihiling pa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana nagustuhan ninyo. Somewhere in Nueva Ecija po ito nangyari. From Bulacan talaga ako. Pero ng mga panahong nangyari ito, ay napilitan akong lumipat sa Nueva Ecija upang maging kasambahay ng isang pamilya na kaibigan ng aking tatay. Ako nga po pala si Minerva, mga kapasta. Sana po'y magustuhan ninyo ang totoong kwentong buhay katatakutan ko. 1995 na makagraduate ako ng elementary at para makaipon ng pang high school, ay nagtrabaho ako. Hindi naman ako pinilit ng mga magulang ko na magtrabaho. Ako lang ang nag-isip na maghanap buhay dahil nakikita ko ang hirap ng buhay namin. Natatakot ako na baka hindi ako makapag-high school man lang kung hindi ako mag-iipon. Ang tatay ko ang nagsabi na mangamuhan na lang ako sa kaibigan niya para daw kahit papano ay alam niyang ligtas ako. Umayag naman ako dahil sa mura kong edad noon ay excited akong kumita ng sarili kong pera. Mabait naman ang pamilya ng kaibigan ni tatay. Mag-asawa sila at may 2 maliit na anak, edad 7 at 5 taong gulang. Ang totoo nga po niyan ay nakikipaglaro pa ako sa kanila kapag tapos na mga gawaing bahay ko. Inahayaan naman ako ng mga amo ko dahil bata pa raw talaga ako, nagtatrabaho na. Maayos ang pakikitungo nila sa akin. Kaya lang ay nakakatakot ang anak nilang 5 taong gulang. Pinapatulog ko sila kapag 2 ng hapon. Nakikipaglaro muna ako sa kanila ng luto-lutuan. Tapos kunwari ay matutulog na kami dahil gabi na. Effective naman yun dahil nakakatulog nga sila. Isang beses na pinapatulog ko sila ay biglang sinabi sa akin ng bunso na dapat lahat kami matutulog dahil gabi na. Umuo ako para lang wala nang mahabang usapan at pumikit. Kaya lang, ang sabi niya, bakit daw hindi pa tumatabi sa amin ang bata na itinuro niya na nasa gilid daw ng aparador? Bilang bata pa rin nga ako, ay natakot ako at nagtatakbo palabas ng kwarto nila. Natakot din tuloy yung 2 at umiiyak na tumakbo. Doon lang kami sa sala ng bahay na natili. Hanggang sa dumating ang mga magulang nila kinagabihan. Naikuwento ko sa kanila ang nangyari at humingi sila ng pasensya sa akin. Huwag ko na lang daw pansinin ang sinabi ng bunso nila para hindi na rin matakot. Inilit ko namang baliwalain ang mga sinasabi ng bata. Hindi ako sumasagot kapag nagtatanong siya tungkol sa batang maraming sugat na nasa gilid daw ng aparador. Sa lalaking pumapasok sa kwarto ng mga magulang niya at kahit nagbubukas ng pinto at sa alin na tumatakbo mula sa banyo papuntang kusina. May isa pang pangyayari na pati ako ay napaiyak sa sobrang takot. Naglalaro kami ng mga bata noon sa kwarto nila. Patutulugin ko na kasi uli sila. Nang biglang napalingon kami sa may pinto dahil nakita namin na may tumakbo papasok. Pagkatapos ay pabagsak na isinara ang pinto. Kaming 3 lang ang nasa kwarto at wala kaming nakitang pumasok. Basta sa sulok lang ng mata ko ay nakita kong may tumatakbong papasok. Kinilabutan ako. Pero naisip kong buksan kaagad yun para makalabas na kami. Kaya lang ay biglang umalog ng umalog ang doorknob na parang may nagpipilit na magbukas ng pinto. Kasunod nun,
ay nangalampag doon na parang gustong pumasok. Nag-iyakan na ang dalawang bata at yumakap sa akin. Kitang-kita talaga namin ang pagyanig ng pinto. Napaiyak na rin ako dahil parang magigiba yun. Nagyakapan na lang kaming tatlo habang nakasiksik sa gilid ng kama. Pero buti na lang at yung lola ng mga bata na nakatira sa bandang dulo ng kalye ang pumasok. Tumakbo ka agad sa kanya yung dalawang bata at yumakap. Para naman akong mawawala ng malay noon dahil sa biglang pagkalma ng kalooban ko. Narinig pala kami ng kapitbahay na nagsisigawan. Bukod doon ay may narinig pa raw silang boses ng babae na galit na sumisigaw. Kaya nag-alala sila at tinawag ang lola ng mga bata. Nilagnat ang magkapatid dahil sa pangyayaring yun. At nang ipatawa sila ay nalaman na may isang babae palang parang galit sa dalawang bata. Tapos may isa pang bata na parang siya namang pumuprotekta sa dalawa dahil ito raw ang nagsara ng pinto nung pilit na pumapasok yung babae. Nakahawak daw yung bata sa doorknob at pinipigilan na mabuksan yun ng babae. Hindi na ako nakatagal doon sa bahay pagkatapos noon. Umuwi na ako sa Bulacan dahil sa labis na takot. Yung mag-anak naman po ay lumipat mula sa bahay ng lola ng mga bata habang pinapabindisyonan uli yung bahay. Magandang araw po sa lahat ng kapasta at sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lamang po akong Clavel. May isishare akong karanasan na hindi naman meant para siraan ang Nueva Ecija at ang mga naninirahan doon. Tungkol kasi sa probinsang yan ang kwento ko dahil nakarating na ako riyan noong dalaga pa ako. Mula sa Tarlac ay nakarating ako ng Nueva Ecija dahil sa kagagahan. Nakipagtanan ako sa textmate ko na taga ron. Naghiwalay rin kami noon eventually. Mabuti na rin nga dahil sa huling beses ko siyang nakita sa TV kasama sa naaresto dahil sa drugs. Anyway, eto nga po ang kwento ko. 16 yata ako noon o 17 years old nang mahumaling ako sa Tex Clan. Doon ko nakilala si Arlan na naging boyfriend ko kahit hindi pa kami nagkikita. Siya ang sumbungan ko ng mga hinanakit ko sa pamilya ko. Hanggang sa niyaya niya ako magtanan para daw hindi na ako mahirapan sa buhay. Ako naman si Gaga, umayag. Ayun nga, sa madaling salita ay nakarating ako ng Nueva Ecija nang wala sa oras. Nagulat ako dahil yung inaakala ko na Arlan na 19 years old ay mukhang 30s na. Kaso dahil bulag ako at inaakala kong pag-ibig, sumigi pa rin ako. Nagsama kami ni Arlan sa bahay nila sa bukid. Bukid na bukid talaga yung lugar nila dahil ang hanap buhay nila ay pagsasaka. Hindi naman sa minamata ko mga magsasaka. Kaya lang ay bilang teenager ay medyo ilusyonada pa ako noon. Pero dahil nga sa kagagahan ay hindi ko na lang pinansin na ang pakilala niya noon ay bilang isang college student. Hindi naman pala totoo, kundi isa siyang magsasaka. Kapitbahay lang namin noon ang tiyahin ni Arlan. Tabi-tabi yung mga bahay na maliliit lang. Actually, magkatabi kami matulog sa bahay nila. Ako, si Arlan, yung apat niyang kapatid at mga magulang nila. Isang gabi ay nagulat na lang kami dahil habang natutulog kami ay may narinig kami ng mga huni ng napakaraming ibon. Rinig din namin ang pagaspas ng pakpak nila at may mga kumakalampag pa sa bubungan. Ang lakas at may ibang parte pa ng bubungan na nagkaroon ng maliliit na yupi. Takot na takot kami noon, pero walang gustong sumilip sa bintana para tingnan kung anong nangyayari. Hanggang sa naglakas loob na ang tatay ni Arlan. Binuksan niya lang ng kapiraso ng kahoy ang bintana at sumilip. Kaso, bago pa man makasilip ng maayos ang tatay niya, ay nawala na rin yung ingay. Parang nakalampas na yung mga ibon.
Kinaumagahan na namin nakita na may mga yupi ng maliliit ang bubong. Parang mga half inch na ang bingaw. Narinig din daw ng mga tiyahin ni Arlan yung pagdagsa ng mga ibon. At kinilabutan din sila dahil noon lang daw sila nakaranas ng ganun. Yung huni ng mga ibon ay first time lang din nilang narinig. Usap-usapan ng mga naroon na pulutong ng mga tiktik ang dumaan ng nagdaang gabi. Kaya naman ang sumunod na gabi ay naghagis ng asin sa bubungan si Arlan. Ganun din yung iba nilang kapitbahay. Payapa naman ang gabi namin yun. Pero kinaumagahan ay maagang pinatawag si Arlan ng tatay niya at ng isa niyang tiyahin. Nagpapatulong daw na maglibing ng mahigit isang dosenang manok na natagpo ang patay. Nakita ko pa yung mga manok, yung bang mga kulay puti na pambenta sa palengke. Wala na silang mga ulo at nagkalat sa labas ng kulungan nila. Pero wala ngang bakas ng dugo. Pwede pa sanang karnihin ang mga yun. Kaya lang ay natatakot kaming magkatay nun. Dahil baka kung anong klaseng nilalang ang may kagagawa ng pagkamatay nila. At may masamang epekto yun sa mga kakain. May mga nagsasabi na pusa raw o aso may kagagawa ng pagpatay ng mga manok. Pero alam kong palusot na lang yun. Alam na alam natin kung ano ang itsura ng manok na pinatay ng aso at pusa. Yung mga patay na manok ng tita ni Arlan, parang kinagat sa ulo at pinutol. Tapos, sinipsip ang dugo. Kumpletong ibang parte ng katawan. Ulo lang ang nawala. Pinaghihinala ang aswang ang may kagagawa ng mga pagpatay sa manok ay may kinalaman doon sa mga nagliparang ibon ng nakaraang gabi. Naging mapagmatsyag sina Arlan dahil doon. Tuwing gabi naglalagay sila ng bantay. Pero wala na rin namang sumunod sa pangyayaring yun. Hindi rin ako sigurado kung wala na nga ba. Dahil makaraan lang ang 5 buwan ay natuntun ako ng mga magulang ko at pinauwi sa amin. Walang nagawa sina Arlan dahil minor ako at nagbanta ang mga magulang ko na kakasuhan sila ng kidnapping. Doon na rin naputol ang komunikasyon namin ni Arlan dahil nagalit siya sa akin nang sumama nga ako sa mga parents ko. Hindi ko na rin kasi matiis ang buhay nila. Isa pa, nangangamba ako na baka kapag sumalakay muli ang mga hinihinalang aswang ay matuluyan ang matuklap ang bubong nila at mapatay pa ako. Kwento ito ng isang kaibigan ng mister ko na tubong Nueva Ecija. Construction worker kasi ang asawa ko. Tawagin niyo na lamang na Making. Sa pagkukonstruction niya, nakilala niya si paring Sisto na siya ngang pinagmula ng kwentong katatakutan na ito. Noon daw nakatira pa sa kanila sa Nueva Ecija si paring Sisto ay nagsasideline siya sa pagtitinda ng balot. Magsisimula raw ng alas 4 ng hapon hanggang alauna ng madaling araw. Nakabisikleta raw kasi siya, kaya maraming nabibitbit na paninda. May karanasan daw si paring Sisto na kinilabutan siya dahil nakakita ng multong matanda. Kung hindi nga lang daw siya nanghihinayang sa benta ay hindi na siya muling dadaan sa kalsada kung saan niya nakita yung matanda. Bandang alas 7 raw ng gabi nang dumaan siya sa kalye na ang tinutumbok ay sementeryo. Dumadaan lang daw siya ron, pagkatapos ay kakaliwa na papunta ron sa may maraming bahay. Pagdaan niya ay may nakita siyang matandang babae na nakasuot ng mahabang palda na abot hanggang lupa. May alampay pa daw sa balikat, katulad noong kay Risa Ontiveros. Hindi na lang daw niya pinansin dahil normal lang naman na makakita ng matandang naglalakad sa gilid ng kalsada. Lumiko na siya papunta ron sa may residential area kung saan marami siyang suki. Bandang alas 9 raw ay umalis na siya ron sa kalyeng yun para magpunta naman sa plaza. Paglabas niya raw sa kanto ay nakita niya yung matandang babae na naroroon pa rin sa lugar kung saan niya ito nakita nung papunta pa lang siya sa mga suki niya.
Napakusot daw ng mga mata si paring Sisto. Pagkatapos ay tinitigang mabuti kung tama ba ang nakikita niya. Nagtataka raw kasi siya dahil parang hindi umaalis sa pwesto nito yung matanda. Kahit gumagalaw naman ito na parang naglalakad. Ilang segundo raw siyang nakahinto at pinapanood lang yung matanda. Hanggang napansin niya na hindi raw pala hanggang lupa yung palda na suot noon. Akala lang daw niya ay sobrang haba. Yung pala ay malabo na yung paibabang parte ng matanda at unti-unting naglalaho. Nagtayuan raw yung mga balahibo niya sa buong katawan. Umidal na daw kaagad siya nang dahang-dahang lumilingon sa direksyon niya yung matanda. Diretso lang daw ang tingin niya at nagmamadali na yung mga pedal niya hanggang makarating siya sa highway. Para na daw siyang aatakiin sa puso dahil sa sobrang nerbiyos. First time niya raw makakita ng multo at hindi niya daw malaman kung bakit nagpakita sa kanya yung matanda. Pagdating sa plaza ay may ilang kakilala pa raw siya na nakatambay ron kahit gabi na at napansin na balisa siya. Nabanggit niya raw yung tungkol sa matanda sa gilid ng kalsada. Wala raw nakakaalam ng tungkol doon. Parang siya lang daw yata ang nakaranas at nakakita. Ilang araw daw na hindi dumaan sa kalyeng yun si paring Sisto dahil natatakot siyang makita uli yung matanda. Napanaginipan niya pangaraw minsan magmula nung makita niya. Sa panaginip daw niya ay lumingon yung matanda at pagkaharap sa kanya, nakita niyang bungo na ang makikita niya. Pero maitim na parang duguan pa. May mga mata raw pero bungo na nga. Kaya dilat na dilat sa kanya. Natigil lang yung mga bangungot niyang yun nang magpatawa siya at magsimba. Ipinagdasal niyang kaluluwa ng matanda at ipinagpamisa pa raw niya. Magmula noon ay hindi na raw siya binisita noon sa panaginip. Siguro daw ay ang purpose ng matanda na nagpakita sa kanya ay paghingi ng panalangin para sa ikakapayapa ng kaluluwa nito. Siya lang ang malas na napili sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Yung kalsada kung saan siya nakakita ng matanda ay hindi naman daw accident prone area at wala pang napabalita na naaksidente ron. Hinala niya daw kasi nabundol doon yung matanda. Sabi naman ng iba niya na pagkwentuhan ay baka sinaunang tao yon base sa kasuotan. Pero kung ano paman ay mabuti na lang daw at hindi na raw yun muling nagpakita pa kay paring Sisto. Tawagin niyo na lamang ako sa pangarang Shara. Ibabahagi ko sa inyo ang isang hindi ko malilimutang karanasan nang minsang umatend ako ng binyag ng anak ng isa kong kaibigan. Medyo malayo ang biyahe dahil mula Agapan pa ako at pantabangan naman ang bahay ng kaibigan ko. Pero dahil may kotse naman ako ay okay lang. Isa pa, para naman yun sa binyag ng bata. Kaya hindi ko na rin pinalampas. Gala na rin yun. Maaga pa lang ay nagbiyahe na ako papuntang Pantabangan. Matagal-tagal din mula nung huli kaming nagkita ng kaibigan kong si Opel. Kaya naman sinulit ko ang pagbisita sa kanila. Inabot na ako ng gabi pero dahil nga may sasakyan ay malakas ang loob ko. Ang plano ko sana ay mga alas 8 ako uuwi para hindi nagkaanong maraming sasakyan. Kaya lang ay napasarap ang kwentuhan at inabot ng alas 10. Ayaw na sana akong pauwi ni Opel dahil delikadong magmaneho tapos babae pa ako. Pero pinush ko pa rin dahil nahihiya ako sa mga biyanan niya. So umuwi nga ako ng past 10 ng gabi. Maingat naman ako mag-drive at hindi ganun kabilis. Kasi syempre, alam naman natin ang disgrasya ay hindi mo inaasahan. Nagpatugtog na lang ako para hindi naman masyadong sobrang tahimik at nakakatakot. Ang dilim na kasi talaga, tapos bibihira ang sasakyan.
Ang totoo nga niyan ay kabado ako. Medyo napapaisip ba ng mga nakakatakot na senaryo, kagaya halimbawa ng pasaherong nakaputi sa backseat. Nagsisisi nga ako noon. Sabi ko sana pala, nilamon ko na lang ang hiya ko at nakitulog kila Opel. Gusto ko nga sanang bumalik, kaso mas nakahihiya yun. Along Barangay Aglipay ay medyo nakaramdam ako ng kakaiba sa kotse. Parang napupwersa siyang tumakbo. Yung kahit isagad ko yung bilis, ay parang bigat na bigat siya. Nag-alala ako kasi baka may sira siya o ano. Hindi pa naman ako marunong magkumpuni ng sasakyan. Naisip kong bumaba para i-check yung makina. Kaso, kahit naman gawin ko yun, eh hindi ako marunong mag-ayos. Isa pa, natatakot ako na baka kapag bumaba ako, ay may pumara sa akin na masasamang tao. Naisip ko na tumawag sa husband ko para magtanong kung ano ba ang dapat gawin kapag nagluluko ang kotse. Nagpark muna ako sa gilid ng isang malapit na tindahan na nakabukas pa kahit magto 12 a.m. na. Ibinaba ko yung bintana ng kotse at tumawag sa asawa ko. Ang bungad niya agad sa akin ay kung nasan raw ako at bakit maingay. Ano ka kung maingay? Papanong maingay? Sabi niya kung may isinabay raw ba ako pa uwi kasi parang ang dami raw nagsasalita. Bumaba agad ako ng kotse at tumakbo sa tindahan. Kilabot na kilabot ako kasi sobrang tahimik ng paligid at walang katao-tao sa kalsada. Tapos sasabihin niyang maingay. Sabi ko, huwag siyang manakot. Pero nanindigan talaga siya na may naririnig nga siyang nagsasalita. Naiiyak na ako sa takot noon. Kaya napabili ako ng soft drink kahit hindi naman ako nauuhaw. Basta makakita lang ako ng ibang tao para may kasama ako. Kasi talagang nanginginig na ako sa takot. Lalo akong nanginabot nung nakita kong gumalaw yung kotse. Yung bang kapag sasakay o bababa ka ng kotse, na tipong nag-a-adjust siya sa bigat. Pati nga yung tindera, narinig kong napahala. Kasi nakita niya rin gumalaw yung sasakyan. Umiyak na ako nun sa asawa ko sa phone. Ang sabi ko, puntahan niya ako at siyang mag-drive dahil natatakot na nga ako. Tumawa siya tapos sabi, joke lang daw. Wala naman daw talaga siyang naririnig na ingay. Pero hindi ako naniniwala sa kanya kasi kitang-kita namin ng tindera na gumalaw ang kotse. Ang nangyari tuloy, nagmotor si Habi ng 10 oras ng gabi para lang masundo ako. Nagkwento yung tindera ng tungkol sa nakita namin. Kaya naniwala na rin siya. Siya na ang nag-drive ng kotse pa uwi. Tapos ako ang nagmotor. Ayoko talagang mag-drive ng kotse that time. Nang nakauwi na kami, tinanong ko siya kung nagjo-joke lang ba talaga siya nung sinabi niya na may narinig siyang nagsasalita sa sasakyan. Sabi niya ay hindi raw. Meron talaga siyang narinig. 3 or more na mga boses na nagtatawanan at sigawan. Para nga daw party. Sinabi niya lang na nagbibiro siya para hindi ako matakot. Kasi naririnig nga raw niya na umiiyak ako. Habang nagdadrive daw siya ay ramdam niya yung bigat ng kotse. Para daw ang daming nakasakay. Kaya nagdasal siya at nakiusap na kung sino man o kung ano man ang nakasakay sa kotse ay bumaba na at huwag nang sumama sa amin pa uwi. Bago naman daw kami makarating sa Gapan ay umoki ang pagdadrive niya. Pero nagsindi pa rin kami ng sage at nagpausok sa kotse pagdating sa bahay. Hindi ko talaga makakalimutan ang karanasan yun. Mula noon ay hindi na ako nagdrive ng gabi.